I'm James Bond. Really? Bond lang? Bond girl kasi yung suot mo eh. 50s nga yan eh. Diba? Puro Bond aid. Grabe. Tuloy-tuloy ang action ngayon sa ano, PBA. Siyempre. Tapos meron pa tayong Allen Iverson bukas. Diba? So, ang dami nating mga sports activities ngayon. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, 4 ng Nobyembre, taong 2014. Bago na po ang aming time slot at ito po ay simula na ng pagbabago. Simula ng pagtaha sa tuwid na landas. Kaya samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Siyempre sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. Actually, gabi na Meg eh. Oo nga, gabi. Hapon pa sinabi ko. Di ba? Nasanay. Oo nga eh. Hindi pa ako sanay sa change. Pero mas maraming nakakapanood sa atin ngayon. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita, NBA legend Allen Iverson at two-time PBA Grand Slam champion Coach Steve Cohn pinamunuan ang basketball clinic para sa mga kabataan sa Quezon City. National Coach Chot Reyes pinagbibitiw sa pwesto ni PBA legend Abe King. Two-time PBA MVP James Yap nagbalik na sa team practice ng Pure Food Star Hot Shot. WBO light welterweight crown binawi mula kay undefeated American Chris Algieri. Magsisilbing host ng Palarong Pambansa 2015. Papangalanan ng Department of Education o DepEd sa buwan ng Disyembre. Dirk Nowitzki-led Dallas Mavericks nagsalansa ng tatlong magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Minnesota Timberwolves shooting guard Kevin Martin kinastigo NBA Commissioner Adam Silver. Two-time defending champion Novak Djokovic nakakuha ng paborabling draw sa season-ending ATP World Tour Finals sa London, England. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po'y nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918, sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Nagsimula na po ang mga aktibidade sa bansa ni NBA legend Allen Iverson. Isang araw bago po niya pagbidahan ang all-in event sa Mall of Asia Arena sa Pasay City bukas. At una pong binisita ni Iverson ay ang Gawad Kalinga Project bago naman po niya pinamunuan ng basketball clinic sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City kasama si two-time PBA Grand Slam champion Coach Tim Cohn. Ang kabuang detalye, iahatid ni Miss Arian Maliare. Lalong kami pa ang init ng pagtanggap ng mga Filipino fans ni legendary NBA superstar Allen Iverson. Kanina ay namalas ang drawing power ng dating Philadelphia 76er iconic guard nang pamunuan niya ang isang basketball clinic sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Walang piniling edad at estado sa buhay ang mga fans na nahatak ni Iverson. Kabilang narito ang batang si JR Baccaro at si Rainer Shine star guard Brian Araña. Masaya po. Kasi po, idol po ni Papa at saka po, lang po. Sa edad mo na yan, kilala mo pa siya? Opo. Bakit? Siya po yung laging kinakwento sa akin ni Papa. Na ano? Na the answer po talking of crossover. Siyempre, masaya kasi childhood idol ko talaga yan eh. Dito ako para makita siya, mapanood siya, and bitbit ko rin yung mga NBA cards ko para nagpapakasakali ko makapapirma sa kanya. Pinalad naman ng PTV Sports na mabigyan ng all-in event organizers ng eksklusibong panayam kay Iverson. I've been here before and I received it before. It was a great feeling. And that's why I made it so much easier for me to come back a second time, you know, just because the fans here are so great and so supportive. Do you know that during the 2001 finals, you were even more popular than Kobe Bryant here in the Philippines, boss? I don't know. Now I do. But it's because you represent, you know, the height of the Filipinos and, right, and right. Then the capacity to dominate the basketball. Right. I understand. I represent for all the short people. And you think the Filipinos can excel like you, or there can be a Filipino Iverson someday?
No, I mean, it can be a Filipino guy better than Iverson. You know what I mean? I don't want nobody to be the next me. I want somebody to be better than me. And, you know, as long as they put in the work, anything is possible. Sa katunayan, maging si two-time PBA Grand Slam champion Coach Team Cone ay hindi na iwasang humanga sa karisma sa mga fans ni Iverson. Just the fact that he's around is a real neat thing. I mean, the guy is one of the top five players that's probably ever played the game. And, you know, he's a special player, special personality. It's just an honor to have him here. Bago ang basketball clinic, humarap muna si Iverson sa media sa NBA Cafe sa Taguig City bago niya pinamunuan ang groundbreaking ceremony para sa ilang bahay na itatayo sa ilalim ng Gawad Kalinga Foundation. Bukas ay pangungunahan naman ang pinaguriang The Answer, ang isang exhibition game sa pagitan ng American Selection at Filipino Young Stars Team. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa Philippine Basketball Association o PBA, muling nakabalik sa winning form ang Globalport Batang Pier sa elimination phase ng PBA Philippine Cup. At apat na araw matapos nang yumukod sila sa defending champion Pure Food Star Hotshots. Umani naman ang Globalport ng 84-79 come from behind win kontra Kia Sorrento kanina. Si Batang Pier shooting guard Ron J. Buenafe ang nahirang na best player of the game sa kanyang scoring output na 19 points. Kabilang na rito ang apat na three-pointers. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Globalport sa 2 wins against 2 losses, habang sumadsad naman ang kartala ng Kia sa 1 win and 3 defeats. Samantala, sa mga oras na ito ang nagbabangga na ang Barangay Ginebra San Miguel at Blackwater Elite. Target ng Ginebra sa larong ito na makasungkit ng 3rd panalo sa loob ng 4 na laro, habang makapasok naman sa winning column ang hangad ng Blackwater. Samantala, naghahanda na po para sa kanyang hardcourt return sa darating na linggo si Pure Food Star Hotshots shooting guard James Yap. At ang makakatapat ng 32-year-old Escalante City Pride sa kanyang pagbabalik aksyon ay si fellow former PBA MVP Mark Cagiwa at ang Barangay Ginebra San Miguel. May report si Ms. Ann Camovinias ng Sports Radio 918. Nagbalik na sa team practice ng Pure Food Star Hotshot si two-time PBA MVP James Yap. Ito'y matapos na lumiban siya ng 2 laro sanhi ng right hamstring injury. Sa match-up kontra Barangay Ginebra San Miguel sa linggo, inaasahang magbabalik aksyon si Yap. 1 week na rin ako napahinga, so kailangan itry kasi nag-improve naman eh. Inamin rin ni Yap na natatakot siya na baka bumagsak ang kanyang kondisyon kaya't nagdesisyon siya na magbalik agad sa ensayo. Yun nga, kaya gusto kong bumalik na kasi syempre habang tumatagal nawawala yung kondisyon, di ba? So ngayon na nag-i-improve naman, so tinry ko pa kaya hindi man mapag-iwanan, di ba? Yak na dadagsa ang mga fans sa hardcourt return ni Yap, lalo pat matindi ang rivalry ng Pure Foods at Ginebra sa liga. Para sa PTV Sports, Ann Camovinias, Sports Radio 918. Sa basketball pa rin, binatiko si legendary PBA cager Abe King ang patuloy na pananatili sa pwesto ni National Coach Chot Reyes. Ito ay sa kabila ng ginawang pagbuwag ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa Gilas Pilipinas 2.0. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Aryan Malyari. Pinayuhan ni PBA legend Abby King si embattled Gilas Pilipinas chief mentor Chot Reyes na magbitiw na sa pwesto. Ito'y upang magkaroon umano ng kalayaan ang search committee na pumili ng bagong national coach. Sa isang overseas call ng PTV Sports, tinuligsa ni King ang anya'y masyadong pagkapituko sa pwesto ni Reyes sa kabila ng desisyon ng Samahang Basketball ng Pilipinas na buwagin na ang Gilas Pilipinas 2.0. Dapat pakinggan yung living ng tao. Diba, dapat pakinggan niya yung puso ng bayan. Imagine yan, you know, dapat yan automatic yan nag-resign. Ang clamor, matindi na eh. Naniniwala rin si King na masyado nang mababa ang trust rating ng publiko kay Reyes. Kaya't marapat lamang anya na mag-resign na ang 51-year-old bench tactician. Yun ang basa ko sa ngayon. Pero siyempre, nagpapakalit tayo sila ganyan. Binibigyan nila ng chance yung iba na, no, na ibig sabihin niya talaga maghahanap na. You know, parang it's another way of saying na
naginagandaan lang yung exit, you know, English po lang exit. Samantala, tiniyak naman ni SBP Executive Director Sonny Barrios na hindi magpapa-apekto sa outcry ng mga basketball observers at fans ang search committee sa pagbuo ng bagong programa para sa national team. The outcry is on both sides. If you're saying there is an outcry to change him, frankly, there's also an outcry to retain him. So, we will not go by the outcries. Kasi mahirap yun eh. Baka mamaya merong isang tao lang na mahilig at magaling sa internet. Akala na 2,000 ng katao yun. Yun pala, iisa lang yun. Bukod kay Barrios, miyembro rin ng six-man search committee sina SBP President Manny V. Pangilinan, SBP Chairman Ricky Vargas, PBA Commissioner Chito Salud, PBA Chairman Patrick Gregorio at PBA Vice Chairman Robert Non. Para sa PTV Sports, Arjan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa chess. Kasado na ang lahat para sa pagdaraos ng Philippine International Open Chess Championship sa Quezon City sa susunod na buwan. Sa pangunguna po ni Asia's first Grandmaster Eugene Torre at iba pa, makikipagtagisan ng galing ang mga Filipino wood pushers sa week-long chess fest katapat ang 20 foreign counterparts. Kalahok rin sa kompetisyon na ito sina Pinoy International Masters Paolo Bersamina at Emmanuel Garcia na parehong naghahangad na makasukit ng third and final Grandmaster norm. Sa linggo ang PSA Sports Forum kanina, naniniwala si National Chess Federation of the Philippines Executive Director Jason Gonzalez na makatutulong sa development ng mga National Wood Pushers ang December 5 to 12 event. Purpose naman ito is of course yung exposure ng ating mga bata na nakakarami na hindi sila makalabas sa ibang bansa dahil sa pandemya rin, no? So this is a way of at least they have opportunity to join and to play with top players of the country as well as in foreigners and master who will join the tournament. And eventually, and hopefully, siguro, they are lucky enough to gain their titles and their ratings. Kasi kailangan gawin mo yun, gawin isang player yun na nakukuha ng isang player yung PD rating as well as their titles. Samantala, sa susunod na buwan pa malalaman kung sino ang mapalad na tatayong punong abala ng Palarong Pambansa 2015. At ang mga sinasabing mahigpit na nagigirian sa bidding war ay ang Tagum City, Coronadal City, Cagayan de Oro City at Tubod Municipality. May report si Ms. Gulda Tabid-Gorospe. Ipagpapaliban ng Department of Education or DepEd ang announcement ng winning host para sa Palarong Pambansa 2015. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Tony Umali, nag-focus muna sila ng husto sa hosting ng Pilipinas ng 2014 ASEAN School Games, kaya't sa susunod na buwan na nila papangalanan kung sino ang tatayong punong abala ng Palarong Pambansa 2015. Kabilang sa mga nagsumite ng aplikasyon para sa hosting ng palaro ay ang Tagum City, Coronadal City, Tubod Municipality at Cagayan de Oro. Now may ASEAN Games ngayon, school games. Apo. Parang ito yung palaro. November yan, ano? November yan, ano? November 29, parang gano'n, to December 7. Apo. Saan ito gaganapin, boss? Marikina. Most games will be played in Marikina City. So first time tayo mag-host ito, di ba, boss? First time. Higit sa pagbibigay ng mas mataas na level ng kompetisyon para sa mga young student athletes, hangad rin ang ASEAN School Games na i-improve ang pagkakaisa at pakikipagkaibigan ng lahat ng mga kabataan sa Timog Silangang Asya. Well, malaki po dahil foster cooperation, unity among ASEAN school students. And if we do this, we speak just one language, which is sports, nagkakaantindihan tayo. It's very important. And it will also up the level of competition of the grassroots, ano, no? Pwede mo sabihin gano'n, pero dalang concept ito, school sports, more on discipline, more on the values that we get from sports. It's not about competition. That's how we package this. Okay. Dahil school sports, eh. Ang Palarong Pambansa ay taunang kongregasyon ng mga pinakamahuhusay na student-athletes mula sa 17 rehiyon ng bansa. Para sa PTV Sports, Golda Tabit-Grospe, Telebisyon ng Bayan.
At update po tayo sa bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Blackwater Elite. Lamang ho, 10 puntong ito. Nasa first quarter pa lamang ang Ginebra, 18-9. Tingin mo kayang humabang ng Blackwater? Referee. Akala ko madudulos ka eh. Kahit sino dyan, sa dalawang team na yan. Pero alam mo, in fairness, yung Blackwater need na nila ng panalo. Mm-mm. Yung Ginebra naman. Kasi wala pa silang winning. Oo, wala pa silang panalo sa apat na asignatura na yan. Yung Ginebra naman, 1-3 na. 3-1. So, pero gusto nilang bumalik sa winning column. Anyway, unang sagit-sit pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, susunod na mga reports pa rin tungkol sa mundo ng palakasan. Sa pagbabalik na. Inyong paboritong PTV Sports. Allen Iverson, you're watching PTV Sports. At nagbabalik po ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Kaibigang Ryan Araña, ito ang PTV Sports. Sa boxing, dumanas po ng setback ang career ni undefeated American Chris Algieri bago pa man po niya makaharap si Pinoy WBO welterweight champion Manny Pacquiao. Ito po yung matapos na bawiin ng World Boxing Organization o WBO ang kanyang light welterweight belt na naagaw ni Algieri mula kay Russian brawler Ruslan Provotnikov noong Hunyo. May report si Ms. Golda Tabid Grospe. Tatlong linggo bago ang title clash kontra Pinoy champion Manny Pac Man Pacquiao, tinanggalan ng light flyweight crown ng World Boxing Organization o WBO si undefeated American Chris Algieri. Walang ibinigay na paliwanag ang pamunuan ng WBO ukol dito. Pero para kay sports radio boxing commentator Renato Lirio, maaaring ipinapain lamang ng boxing body ang 140-pound belt para babain ni Pacquiao. Incoming pa lang, wala pang pangalan si Chris Algieri. Kumbaga, wala pa siyang command. Eh, simple lang, business ang reason dyan. Si Manny is running and there is a strong tendency talaga na bumaba sa 140. So, mababakanti yung WBO sa 140. Lalaban si Manny rin sa bakante niya sa 140. Between Chris Algieri and Manny Pacquiao, who would give bigger sanctioning fee to WBO? Would it be Manny or would it be Chris Algieri? Of course, Manny Pacquiao. Business, man. Business. Naniniwala rin si Lirio na malaki ang tsansa na bumaba sa light welterweight class si Pacquiao, lalo pat nahihirapang magrehistro ng knockout win sa 147-pound division ang 35-year-old Sarangani Fighting Pride. I definitely, yes. Opo, ba't yung punasan siya na ganun? Sa 140, knockout ante si Manny Pacquiao dun eh. Attraction kay Manny Pacquiao. Long before, ayan talagang pagiging knockout artist niya. Sa welterweight, sa 147, sino na na-knockout niya? Wala pa. Ano, Miguel Cotto, TKO in round 12, last round pa, and way back 2009 pa. Sa 140, up, puro knockout siya. Ang WBO welterweight championship ni Pacquiao at Algieri ay itinakda sa Nobyembre 23 sa Cotai Arena sa Macau, China. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Television ng Bayan. Sa amateur basketball, naghahanap na ng bagong head coach ang management ng University of the Philippines Fighting Maroons. Ito ay matapos sa magbitiw sa pwesto bilang chief mentor si Rey Madrid. Narito ang report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Hanggang ngayong taon na lamang manunungkulan bilang head coach ng University of the Philippines Fighting Maroons si Rey Madrid. Itong ibinunyag ni UP College of Human Kinetics Dean Ron Waldo Dizer kasabay ng pagsasabing bubuo sila ng search committee para pumili ng bagong chief mentor ng Diliman-based team. Ang contract niya hanggang December. Apo. Diba? Apo. Okay. Maraming pag-aaral, pag-iisa, pag-analisa. Apo. Napabalitang na pressure di umano si Madrid na magbitiw na sa pwesto matapos na ipetisyon siya ng mga players ng UP dahil sa pahayag na Class B at bunch of rejects ang roster ng team. Ito'y bukod pa sa demand ni team manager Dan Palami na bakantihin ang buong coaching staff ng Fighting Maroons matapos na maglista lamang sila ng nag-iisang panalo sa nakalipas na season ng UAAP. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918.
Sa Collegiate League pa rin, ipapaubaya naman po ni newly appointed Chief Mentor Jamike Harin kay Assistant Coach Adonis Tierra ang paggabay sa reigning NCAA champion San Pedro Red Lions sa paparating na PCCL League. May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Hindi muna uupo si bagong head coach Jamike Harin sa San Beda. Ayon sa dating longtime Ateneo assistant coach, hahayaan niya muna si current Red Lions Deputy Adonis Tierra na hawakan ng koponan sa pagsabak nito sa PCCL League sa susunod na linggo. Si Harin ang pinangalanan bilang kapalit ni Boyd Fernandez na ngayon ay may hawak na ng NLEX Road Warriors sa PBA. Hindi mo rin pwede basta-basta biyakin din yung grupo nila because they've won so much. So, of course, you'd like to retain. We would take in Coach J.B. Sison of San Beda High School. I talked to him and he's happy that he's going to be with the team. Also, Ford Arrow, Coach Ford Arrow, who handles team lead. And I talked to him also and he's very much excited also. And Coach Benji for us. Ngunit tiniyak naman ni Harin na hindi magtatagal ay hahawakan na niya ang practice sessions ng San Beda. Pagdating naman sa coaching staff, sinabi ni Harin na hindi magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanyang mga magiging assistant coaches. I'm happy din in a way that kasi 3 players lang na wala. So you're inheriting a 12-man pool. Hopefully, everybody would come back and play for San Beda one more year. Nakamit ng San Beda ang ikalimang sunod na NCAA titles bukod pa sa pagkopo sa 8 sa huling siyam na NCAA crowns. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Sa women's basketball, aarangkada na ang preseason tournament ng Pinay Ballers League sa darating na Sabado. At ang match-up na masasaksihan ng mga fans sa unang araw ng aksyon ay ang showdown ng Metro Vixens at Philippine Air Force. Narito ang report ni Ms. Arian Maliares. Planchado na ang lahat para sa opening ng pre-season tournament ng Pinoy Ballers League sa Rizal Memorial Sports Coliseum sa Maynila sa Sabado. Hinati sa dalawang kategorya, ang elite at developmental side. 18 koponan ang magpapartisipa sa November 8 to December 14 Cage Fest. Kabilang narito ang Pacman Warriors, Metro Vixens, FEU Alumni, Philippine Air Force, Philippine National Police, Philippine Army, Diliman United at iba pa. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si Pinay Ballers League President Ewan Arai na makakatulong ang kanilang torneo sa development ng women's basketball program sa bansa. Siyempre, sa simula, talagang igagapang natin siya. Hindi naman natin ma-assure na, pero ang habol kasi namin, ma-expose naman sana yung women's basketball program dito sa Pilipinas. Yun lang naman ang vision ng mission ng Pinay Ballers League na ma-develop yung gasgas na kung tutusin, kung sasabihin ko. Pero yun kasi yun ang pupuntahan namin kasi yung developmental program for men's, nandyan na yan eh. Stable na yan kahit anong gawin natin. Pero yung women's kasi wavering yan eh. So yun yung aayusin ngayon ng Pinay Ballers League. Nagpasalamat din si Arai sa mga bagong koponan na sumanib sa kanilang liga na magsisilbing reunion nila ng mga dating national teammates na sina Fatima Tolentino, Aliana Lim, Aurora Adriano at Karen Columna. Fatima Tolentino from UP Diliman United, FEU alumni Aliana Lim, Aurora Adriano, Karen Columna. We are very thankful nga na lahat ng players na women, lahat halos na dala namin dito sa Pinay Ballers League. Noong August, when the first developmental namin, we have only 10 teams. Ngayong November to December league naman namin, we had 18 teams. Actually, 25 nga dapat yan, kaso we cut it off kasi sobrang hirap nang kumuha ng schedule sa mga basketball courts. Unang maghaharap sa opener ng pre-season tournament ng Pinay Ballers League ang Metro Vixens at Philippine Air Force, ganap na alas 9 ng umaga. Para sa PTV Sports, Arian Maliare, Telebisyon ng Bayan. Punta naman po tayo sa international sports scene sa basketball. Muli pong pinasaya ng Dallas Mavericks ang kanilang home crowd sa American Airlines Center sa Dallas, Texas.
sa pangunguna po ni forward Chandler Parsons na bumukol ng 29 points. Kabilang na po nito ang isang clutch three-pointer. Napigilan po ng Dallas ang paghahabol ng visiting team na Boston Celtics 118-113 kanina upang palawigin sa three matches ang kanilang winning run. Bukod po kay Parsons, kuminang rin para sa Mavericks si German slotman Dirk Nowitzki na tumikada naman ng 27 markers at 8 boards. Habang si forward Jeff Green naman ang namuno sa opensa ng Celtics sa kanyang game-high 35 points. Lumamang po na hanggang 30 points ang Mavericks sa first half bago nagsagawa ng rally ang Celtics. Dalawang beses po na nakatikit sa 3 puntos ang Boston sa closing minutes ng laro. Pero sumablay naman ang game-tying 3-pointer ni Green sa final 20 seconds of play. Dahil po sa panalo, umakyat ang Dallas sa share of 4-6 spots sa Western Conference standings kasama ang Los Angeles Clippers at Sacramento Kings sa kanilang identical records na 3 wins at 1 loss. Sa labas ng bansa, sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Kinastigo ng National Basketball Association or NBA si Minnesota Timberwolves shooting guard Kevin Martin. $15,000 na multa ang ipinataw ng liga sa 6'7 dribbler dahil sa diumanoy obscene gesture sa fourth quarter ng matchup kontra Chicago Bulls noong isang araw. Pumukol si Martin ng 33 points sa nasabing laro pero naungusan naman sila ng Bulls 106-105. Sa NBA pa rin, mananatiling kontrolado ni Russian billionaire Mikhail Prokhorov ang pamamalakad sa Brooklyn Nets Ball Club. Ito'y kahit pa nabalitang nalugi ng $144 million noong nakaraang season ang koponan. Pero handa umano si Prokhorov na makinig sa mga offers para mabili ang minority share ng koponan. Nabili ni Prokhorov ang majority share ng Nets noong 2010 at dito ay nagtakda siya ng goal na 5 taon para makasungkit ng NBA championship ang team. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin itinuturing na title contender ang Nets sa liga. Sa men's tennis, nakaiwas sa mas mabigat na laban sa round-robin pace ng ATP World Tour Finals sa London, England, si two-time defending champion Novak Djokovic. Ito'y dahil base sa resulta ng draw, makakasama ng top-ranked Serbian star sa Group A sina Stanislas Wawrinka, Marin Cilic at Thomas Berdych habang nakasalansa naman sa Group B sina Roger Federer, Andy Murray, Kenny Shikori at Milos Raonic. Sariwa mula sa pagkopo ng back-to-back championship sa Paris Masters noong isang gabi, si Djokovic ay nanatiling unbeaten sa indoor courts sa nakalipas na 2 taon at siya ay mahigit na nakikipaggirian kay Federer sa labanan para sa karapatang mahawakan ang year-end number 1 ranking. At sa women's tennis, umabante si Croatian teenager Ana Konju sa second round ng inaugural Limoges Open sa France. Ito'y matapos na ma-upset niya si fourth seed Annika Beck ng Germany, 3-6, 6-4 at 6-1 kagabi. 7 aces ang isinalubong ni Konju sa higher-rated rival sa matchup na kinatampukan ng 10 service breaks. Target ni Konju na makasungkit ng kauna-unahang career WTA singles title. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang tali! Wala, hindi kita. Oh. Ang tali, hindi kita, no? Hindi, invisible. Oh, magic, oh. Okay. Unang bugso pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo mamaya. Yung amin pong full recap, special feature sa nagara po na finals ng Surigao del Norte Basketball Association, isa po yung grassroots development program. Oo, nasinubaybayan mo. Tsaka, yan po eh, susundan din natin ng mga text, email, Facebook at Twitter messages po rin mga tawag nyo. At syempre, kasama natin yung mga nanalo ng all-in. Ah, meron pa tayong mga winners dito ng all-in, ha? Oo. Pero mamaya po yan, makakasama din po natin ang idol ko, mga kaibigan. Si super, super senior, diba? Dennis Principe. Sa pagbabalik po yan ang inyong paboritong PTV Sports. Hi, my name's Denise C. I'm Key Accounts Manager at Ever Balena. I learned about PTV Sports from my dad and now I love watching it.
At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, PTV Sports. Okay, kwentuhan ho tayo. Padalo ho kayo ng mga mensahe sa amin, tapos tawagan niyo ho kami mamaya sa amin pong hotline. Hotline talaga. 0919-447-0600. Pero sa iba pa mga procedures, lalong-lalo na ho sa mga social media sites natin. Just type in or facebook.com/ptv4sports or message kami sa twitter.com/ptv4sports or ptvsports@mail.ptv.ph. Okay, so basa na ho tayo agad ng inyo pong mga mensahe. Kami po muna ni Meg dahil si Papa Dennis ay may inaasikaso lang hong bahagya dyan po sa gilid-gilid. Okay, nag-aabol siya ng deadline. Okay. Si, ako na magbabasa muna. Michael Guevara. Sabi niya, good evening po, Ms. Beautylicious Meg. Uy. And sa nagbabalik PTV Sports kahapon na si Snow Badwa. It's good to see you again, Snow Badwa. Miss na kita. Salamat by the po. Way, welcome pala to the primetime block. Tanong ko lang po, number one, totoo bang sasabak ang ating men's and women's volleyball team sa 2015 Southeast Asian Games sa Singapore? If true, sino kaya ang magko-coach sa men's and women's volleyball at sino-sinong mga players ang nasa lineup? If ever mag-suggest sana ako sa kanila ng maglaan sila ng kahit isang naturalized player kagaya sa Gilas para mapalakas ang ating kampanya. Uh-huh. Pwede kaya yan sa FIVB. If ever mag-naturalize. Hindi ko alam kung may naturalize po sa volleyball, ano? Lalong-lalo na sa SEA Games. Tapos, ito, interview natin si Mr. Julian Camacho. Sir Julian, si Snow ito. Busy ka? Ayan, nasa TV kami ha, pero interviewin ka sana namin. Boss, tanong ko lang, ikaw ang chef de mission ng Singapore SEA Games, di ba? Sama mo kami ha, maganda ron boss eh ha. Pwedeng to cover. Okay, anyway, Sir Julian, tanong ko lang, may mga fans po kasi ng volleyball, pero fans po namin ni Megdo, tsaka fans niyo po, ano? Ang nagtatanong, kung yun po bang volleyball natin ay magre-return na ho sa SEA Games, sa darating na SEA Games? I-evaluate pa namin, ano? Maaaring makayong girls sa women's team, makasakali, no? I cannot promise, but mas may chance ang women's team natin sa volleyball. Apo. So, kailan niyo po, ano? Kailan po natin malalaan kung tayo pa yung mag-field ng volleyball team sa SEA Games? Before siguro, end of the month, itong November na ito. Ah, ngayon ba na to? So, sa ngayon, ina-advise nyo sila na mag-ensayo na muna at bumuo ng koponan. Ano po? Dapat to. Pero, sino po yung, ano, nagko-coach po sa bubuoing team? Alam ko, wala pa tayong national team eh. Bahala ni NSA, ano? Wala pa tayong national coach. Bahala ni NSA doon. Ano po? Kailang problema. May konting problema na tayong volleyball na NSA. Oo nga. Okay. Okay. Thank you, Sir Julian, ha? Okay. Salamat po, sir. Kayo po ang pinaka-pogi na sports official na nakakausap namin. Ano ba? Okay, thank you, boss. Okay. Thank you. So, ayan, nasagot na. So, ilan ang sinabihan mo nun? Basic muna tayo. Thank you, boss, ha, Sir Julian. Basic muna tayo. So, kailangan i-assess po muna nung atin pong POC ng Philippine Sports Philippine Olympic Committee at ng PSC, yun pong feasibility na mag-field tayo ng team doon, di ba? Kasi minsan mabigat po yung team eh. No, yung mga magpapadala tayo ng team doon, minsan mabigat 'yun eh. Kasi alam mo kung bakit? Naman. Ang gastos. At saka grupo sila eh. Oh. Tapos isang medal lang kanilang papanalunan. Basa ka pa. From Michael Lovett, sabi niya, good PM, Pogging Snow, gandang Meg at Idol, Dennis. Tanong ko lang po kung nasa line-up po ba ng Global Port si Prince Caperal. Sana po ay dagdag ng BGSM si Coach Tab Baldwin sa coaching staff nila. Idol, sana po may globe po kayo na pwedeng matawagan. Pabati po kami dito sa Giginto, Bulacan. Number one po kayo dito. Thanks and more power. Okay, si Prince Caperal, ang alam ko nakaline up po ito eh. No? Dun po sa Global Port Batang Pier. Okay, so kaya lang, ginamit ba siya kanina, Dennis? Parang hindi pa, no?
So ito si Prince Capiral. Pero nakalain na po siya kasi kukunti lang po yung tao, yung player eh, no, ng Global Port Bottom Pier. But anyway, Beg, dun pong nakaraang linggo ay may ginanap dyan po sa Surigao, sa Taganaan. Mm-hmm. Yun pong finals ng kanilang Surigao del Norte Basketball Association. Nilahukan niya ng 7 teams mula po sa Surigao del Norte Province. Uh-huh. Tapos yun pong finalist nun pong Siargao Island at saka po ng Dinagat Island, eh, sinali din doon yung finalist. Nice. Kaya lang at the end, ang nagharap po sa finals yung arch rival. Ito, matindi to. Parang ano to. Parang talagang tribal war ito pagdating sa basketball sa kanila. And, sino ang nanalo? Panoorin natin dito. And for the record, sa Surigao po, isa pa lang ang napuproduce ng PBA player. Ha? And hopefully, ito pong programa na to ng Nickel Asia, eh, makapag, ano na, no? Makapag-discover. Mas madami, o si Jun Limput pa lang, yung kanilang napuproduce po sa Surigao del Norte na PBA star. So, panoorin po natin ang highlights produced, written, and directed by PTB Sports Men and Women. Eto na po yan. Isang mga mamamayan ng lalawigan ng Surigao sa mga masasabing most passionate basketball aficionado sa bansa. Bawat liga dito ay palaging dinarayo ng mga fans. Ang batang ito, tila hindi alintana ang peligrong kinakaharap, makapanood lamang ng basketball game. Ito marahil ang nagsilbing inspirasyon para itatag ng Nickel Asia ang Surigao del Norte Basketball Association o SNBA. May layuning mabigyan ng high-level basketball tournament ang mga Surigao noon. Sumipa noong Hulyo ang inaugural season ng SNBA na nilahukan ng mga teams mula sa Taganaan, Season, Claver, Placer, Surigao, Tubod at Mainit, gayon na rin ang Dinagat Island finalist na Loreto at San Jose at Siargao Island finalist na Socorro at General Luna. Matapos ang aksyon sa preliminaries at playoffs, nauwi sa showdown ng arch rivals na Surigao City at Claver Town ng finals ng SNBA. At dahil kilalang may mainit na rivalry ang dalawang kupunan, nagpa siya ang mga organizers na sa neutral ground na Taganaan ganapin ang best of three championship series. Ang Surigao, eh, ayaw ng Claver na doon ilaro sa kanila. Yung ano naman, yung Claver naman ayaw na Surigao na doon ilaro sa kanila. Dama ang init at tensyon dahil ilang minuto matapos na dumating sa playing venue ay hindi agad pinalabas ng sasakyan ng Claver team upang maiwasan ang gulo. At pagsikat ng game 1, agad na nag-alboroto sa opensa si Claver Hotshot Eliazar Napala na nagbaon ng tatlong magkakadikit na 3-pointers. Pagamatihado sila sa height at firepower, sinikap ng Claver team na ilabas ang kanilang resilience laban sa sistema ng higit na malalaking karibal. Pero gamit ang height at well-distributed play, agad na nakabalik sa laban ang Surigao City at nagawa pa nilang agawin ang driver's seat sa halftime. Sa harap ng libo-libong fans, naging mainit ang aksyon. Sa katunayan, ilang beses na natigil ang laro dahil sa matinding banggaan at cheap shots na pinalalapa ng walang humpay na reklamo ng magkaribal na coaches ng dalawang kupunan. Hindi ba ka-discount yung mga player namin? Hindi ka pa-dipinsa At pagpasok ng fourth period, dito nagsagawa ng mini-rally ang Claver para maitabla ang laban. Subalit, sumandal sa kanilang endgame points ang Big City Dribblers upang ang kinin ng game 1, 110-97. Tatapusin na namin to kasi ayaw na namin paabot sa game 3, mga player kasi, para hindi na magkasakitan. Mabawi lang kami sa... Oo, buong pwersa na kami bukas, tapos handaan na namin yung nila, laro nila bukas. Yun lang. Pagpasok ng Game 2, naghanda na ng selebrasyon ng Surigao City. Ngunit may mga apoy sa mga mata na pumasok sa hardcourt ang Claver
at sa matinding pep talk ni Coach Chelito Caro, determinadong hinarap nila ang hamon na ipuwersa ang winner take all game 3. Sa opening quarter ay agad na nagliyab ang opensa ng Claver. Pero tulad noong game 1, muling sumandal sa kanilang team play at patient basketball ang mga alagad ni Coach Mario Lagroma. Naging madikit ang sagupaan ng arch rival teams at hindi rin nawala ang pisikalan at tantrums ng magkabilang kampo. Katunayan, umabot pa sa punto na na-thrown out sa laro ang head coach ng Claver Town matapos na magwala siya sa gitna ng court. Very intense, pre. Wala nga, nagsusuntukan na nga eh. Oh, ganun yung ano, yung basketball dito. Malaking bagay eh. Eh ganun sila, very competitive talaga dito. Ay, very very crazy yung crazy sa basketball mga tao dito. Walang laro na hindi napupuno yung gym. Sobrang full pack. Sa tuwing magtatangka ang big city dribblers na mag-pull away, palaging may sagot ang Claver sa pangunguna ni na star players Eliasar Napala at Jeffrey Katamco. At pagpatak ng huling isang minuto ng laro, isang crucial three-pointer ay naibaon ni Napala na sinunda ng isang tip-in ni Michael Balagtas para idikit ang Claver 98-99. Subalit dito naman sumandal sa leadership ng magkapatid na Albert at Sander Eliaran Surigao City tungo sa pag-ani ng 100-98 nail-biting win. Surigao City, champion tayo, champion! First time champion, pasalamat kami sa SNB na binigyan ng ganitong tournament dito sa Surigao del Norte. First time champion sa SNB. Thank you, thank you, thank you, thank you. Kasunod dito, agad na inialay ni Lagroma sa mga mamamayan ng Surigao City ang premium 1 million peso worth of classroom building at 100,000 peso cash na hatid ng hinatuan Nickel Mining Corporation, Taganito Mining Corporation at Taganito Expal Nickel. Samantala, nangako naman ang Claver team na sasalang sa matinding rebuilding para sa asam na makabawi sa susunod na season ng Nickel Asia-backed Basketball Tournament. Babalik kami next year. Next year, talaga ang lalakas na yung team namin. At dahil napuno ng tensyon at namaalas ang kanilang passion sa basketball, hindi naiwasan ni Tournament Commissioner Jolly pa na humanga sa mga Surigao noon. Well, you see, there's a big difference between leagues in well-organized leagues and old leagues in Manila, okay? Because there are
a lot of the different knowledge of the rules, okay? Players etiquettes, play coaches demeanor, there are really big differences. But you see, Surigao is a challenge, okay, with all of the problems, okay? I think the next year will be a very big challenge. Hindi kayo magsasawa kasi interesado kami gumawa ng SNBA Part 2 and Part 3 and Part 4. So, para rin dumami rin ang mga eskwelahan sa inyong mga probinsya. Bukod sa well-organized basketball league, nagsagawa rin ng referees at players clinic sa palibot ng Surigao del Norte at Dinagat Island ng Nickel Asia bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility. Okay, congratulations sa mga organizers sa SNBA. Magaling. At congratulations sa... Ang galing ng mga bata natin, yung mga editor. Oh. Si Ford at saka si Ronel. May potential dun sa mga naglaro. Oh, yung 14. Kinukwento ko nga kanina kila Paul eh. Mm. Oh, si Paul kasi, di ba, baka mamaya, ano yan, maikwento niya doon sa mga naga-TV5. Di ba, pre? Kasi, di ba? May naman yan. Oo. Oh. Baka ma-discover. Hindi, magaling yung 14, brada. Kada pakawalan mo. Pag 14 ang gagaling, ano? Benji Paras, Johnny Abarientos. Lucky number. Stobadwa. Si Calma. Hector Calma. No? Oo, oh, ano? Ba't ka napasama doon? 14 ba tayo? Okay. Oh, 14 okay. Birthday ko. Anyway, Dins, basa tayo ng mga messages. Tapos mamaya, tatanggap kami ng mga callers. Ito, gamit ko yung iPhone ko ngayon. Brad, ang tibay ng iPhone. Hindi nagahap. Sige, magsak mo. Ito. Oh, kita mo buhay pa yan. Oh, kita mo na. Okay, lipad sa DTC. Ha? Oh, ay, ibang kinumpir. Babagsak ko. Ibabagsak ko. Oh, yan. Ha? Buhay pa to. Oh, sige, kukuha ko ta caller. Oh, caller tayo. Tinanatan ko ano. Malinaw. Na. Tamo nga. Shock proof to. Hello? Hello? Ayan, okay. Pre. Linaw ah. Malinaw. Nadidirig mo kami? Parang binalibag ko yung cellphone, pero nadidirig mo pa rin kami? Oo, nadidirig ko. Oh, kita mo na, linaw. Oh, pre, ano pangalan mo? Malibay. Paco de la Cruz. Sila Pandi Bulacan. Paco de la Cruz. Paco ba? Paco ba pangalan mo? Bravo, Paco de la Cruz, sila Pandi Bulacan. Ah, okay. So, taga Pandi ito, Brad. Ako yung tumawag kahapon. Ay, ito yan! Ang galing. Familiar yung Pandi. Ang galing mo chumamba, ha? O, sige, ano mapaglingkod ko sa'yo, partner? Sige, tatanong ko na kung sino pinakamaraming MVP sa NBA. O, sige. Karim, di ba? Sagutin mo. Di ba si Karim? Ang may pinakamarami pong MVP. At championship pala si Bill Russell. Bill Russell. Oo. Natin, sa NBA, ang intindi ko, bro, tama ka nga, si paring Karim ata, ano? Si paring Karim. Anim ba? Tansya mo, Dennis. Most. Pero binigla mo kami, partner, ha? No? Oo nga. Pero, hindi, minsan kasi naalala na natin ito. Alam ko, nasagot na natin ito one time, eh. No? Pero, anyway, ba't naman yun ang naisip mo itanong sa amin, partner? Ha? NBA. Parang ako gusto mong kaalaman. Ah, yun ang gusto mong kaalaman. Oo. Pero, teka, inahanap ko para sa iyo, partner, ha? Pero mamaya, tutulungan din tayo ng mga tropa natin dyan, ha? Teka lang. Si Kareem Abdul-Jabbar, partner. Ayun. Meron pa siya sa Milwaukee Bucks eh. Kareem Abdul-Jabbar, six times. Tama. Tama yung naalala ko kanina, partner. Si Kareem. Kamukha ni Philip Isla yan eh. Si Kareem Abdul-Jabbar. Ayun oh, tiga mo. Oh, di ba? Halika rito, Philip. Halika. Sa'yo na, halika na. Baka sabihin nila, niloloko nila eh. Ayun mo, okay. Be the judge, dad. Okay na ba tayo, pare? Okay na tayo? Ha? Kareem Abdul-Jabbar, buhay pa ba? Oo, oh, buhay pa to. Kaya na may cancer ito eh. May cancer. Pero parang nakarecover. Kasi matagal na yung sa cancer niya. Oo. Oh. So nag-remit na. Si Muhammad Ali pala. Buhay pa rin. Parang may inaantay ba? Oo. Oh, si Ambet, di mo tatanong. Si Ruben. Buhay pa rin. Wala pa rin. Ha? Ano? Oo. Okay. Okay. Okay, thank you, Idol, ha? Buti na nanonood ko sa amin. No? Salamat sa'yo, Idol. Sa Pandi, di ba dyan yung gumagawa ng mga ano? Sa Pandi. Dito yung ano, pari. Di ba? Yung mga ataol. Ano bang specialty nila? Ah, talaga? Sa, ano sa kanila, doon si kinuha yung pangalan nila sa bayan. Ano eh? Ang bagong dipan. Tsaka ang lumang dipan. Di ko alam kung maniniwala ako sa'yo. Okay. Ito na, may caller tayo ulit. Oh, sagutin na natin to. Hello. Good evening. PTV Sports, sino po sila?
Hello, good evening. Yes. Uy, medyo mukhang gwapo ito, pre. Oo, na-inlove na sa'yo si Slu. Ano pong pangalan nila? James Tan. James Tan. Parang player, ah. Parang player. Parang mayaman tayo, pre, ah. Parang marami tayong pera, ah. No? Pre. Taga saan si James Tan? Sa Quezon City lang. Saan ka sa Quezon City, partner? Sa Camillas lang. Ah, Camillas. Oh, research ka ni Snow. Medyo malayo. Inahanap ko yung pangalan. Wala ka bang Facebook account, pare? Ah, ano na lang. Mas gusto ko dito sa phone. Ah, sa phone na lang. Oh, sige, sige. Hindi, inahanap ko. Tinitignan ko kung pogi ka, tapos save ko yung number mo, you know. Pero ano? Ganyan talaga si Snow. Yan ang tunay na Snow. Okay. Oh, pre, ano mapaglingkod namin, James? Beans. Ah, Beans. Beans Tan. Beans Tan. Ah, Beans Tan. Ano? Tama, kasi pag... Ano? Pwede ba yun, ano, yung kapag drafting, kapag, ano, draft, pwede bang may tag price yung, ano, yung, hindi tag, may tag price yung mga players. Paano ang ibig mo sabihin tag price? Para maiwasan yung, ano, yung nangyari kay Danny Ay. Maiwasan yung nangyari kay? Danny Ay. Ah, Danny, ano yun? Dispersal draft kasi yun. Hindi, pre, in fairness, ikaw na sasagot, ako na. In fairness, Brad, nung isinumite sa Kia tsaka sa Blackwater yung pangalan ng mga players na ibinaba ng mga team sa dispersal draft, may corresponding amount yun kung magkano yung monthly na sweldo nila. Yung last. Oo. Last, sa case, before pa i-draft. Yung corresponding po, eh, may katapat, may kaukulang. Oo. Okay? Kunyari. Bago pa i-draft. Hindi, yung dispersal draft kasi yung kay Danny Ay, pre. Sila yung, ano, kasi, di ba, hindi binigyan ng mga direct hire yung dalawang team, yung Kia at yung Blackwater. So, dispersal draft sila. So, yung mga teams, inalaw lang sila na mag-protect ng 13 players. So, yung outside of the 13 players, yun yung ibinaba sa dispersal draft. Nasama nga si Danny Ay doon. Gets mo ko? So, ngayon, kunyari, yung Miralco, Danny Ay, tsaka Raba Alucine yung ibinaba nila. Kunyari lang, ha? So, ipinasa nila sa PBA yon. Yung presyo ni Danny Ay, ang nakalagay doon, 175,000 a month. Oh. Tapos si Raba Alucini, 225,000 a month. Ando doon yun. Tapos yung galing sa Hinebra, kunyari, si Pogi, yung mukha ko. Hindi, Paundo. Hindi si Paundo. Hindi si Paundo. Yung isa. Yung isa, si Jens natin. Si Jens natin. Oh. 80,000 a month. Oh. Ang hirap ko magkaan. Kaya yung mga teams ngayon, binasin nila yung kinuha nila doon sa presyo. Kasi yung Nick Velasco nga, Brad, 225 yun eh. Oo, hindi nila kinuha. Nakiya. Okay na? Pangit ka pa ka, 20 lang, di ba? Oo. So, meron pa rin yung safety net yun para doon sa mga teams. Yun nga lang, talaga nagmatigas yung Danny Ay. Oo. Matigas kasi yung muscle niya tsaka yung mukha. No? Okay na? Isa pang tanong. Si Meg tanongin mo, siya sasagot, ha? O, sige, Abins. Yes. Okay, ano? Hello, Meg. Hey. Sinong play na? Hello. Abot ang hello mo, parang kumikurap-kurap ka pa, ha? Hindi naman. Sinong player ang nakapaglaro sa tatlong SMP teams aside from Yusef Taha? Meron pa ba? Wala, sino daw ang? Player na nakapaglaro sa tatlong SMB teams aside from Yusef Taha. Oh, sino pa? Meg, sagutin mo. Ikaw. Ako tignan. Ikaw tinatanong. Ikaw, Dennis, may naisip ka? Si alam ano? Yan, hindi dumaan ng Pure Foods eh. Si Enrico Villanueva. Si Rico. Naglaro sa San Miguel po yan, naglaro galing, sa Pure Foods, saka naglaro sa Inebra. Oh. Okay? Tapos, tatlo. Si Artadi, naglaro ba sa San Miguel? Oo, naglaro sa San Miguel. Pure Foods, San Miguel, Inebra. Oh. Oh. So, parang inerap ka nagsipa sa Artadi. Oo, oh. Sino pa ba? So, madami-dami rin ito, Brad, eh. Kung gusto mo, isama mo pa yung Barako. Oo, oh, apat yun. Oo. Oh. Ha? Di ba? Oo. Oh. Si Tubid, malatakos. Kasi yung Barako may, ano, parang isa. Ah, si Tubid, meron siyang ano, Barako, Hinebra, tsaka San Miguel. Oo. Oh. 'Di ba? Si ano, si Shot. Oh, San Miguel, Hinebra, San Miguel, Barako. Oh, 'di ba? Okay. Pre, nagagalit na si Paul, yung cameraman namin. Sasampalin ko na nga ito eh. Kanina pa makulit eh. Hindi, joke lang kaya, Paul. Okay, salamat pre ha. Thank you, Vince ha. Okay, thank you. Basa pa tayo ng isa. Vince Tan.
O yung nanalo, tawagin natin yung dalawang yung winner. Naka-green yung isa eh. O, liga na, liga na rito. Akin, dalawa. Tingnan nyo ah, yung guest 2 namin, isang tao, tsaka isa pong immortal. No? Makikita nyo, butas ho yung kanyang katawan, ha? Huwag ho kayo magulat, ha? Hindi ho ito Halloween. Pero, magic ito. Oh, magmamagic ako. Ah. Post-Halloween. Oo, oh, Halloween. Liga rito, partner. Dito kayo sa gitna. Dito immortal, dito immortal. O, yan. Kita, oh, kita nyo. Oh. Di ba? Oh, hindi kasi nakahuli. Nakahuli green. Siya itaas mo ganyan para... Doon ka na nga, doon ka sa gitna. Para hindi mo ask yung may tao. Ayan, dyan ka, ayan, dyan ka. Tabi mo si Meg. O, kita si Meg, oo. Oh. Okay, anyway. Kayo, partner, tagasan mo. Sino ka mukhang player? Ah, ito, pinipresent ako namin. Ang mga bagong players. PNP siya. Chip, sir. Ang dalawa pong akasado. Umamin. Sabo, inamin na ho nila ang kanila pong involvement sa... Anong case? Anong kaso mo, pare? Anong ginawa mo, ha? Anong pangalan mo? I'm Alvin Mendoza. Ay, so naka-chineres ka, pero naka-brace ka, ha? Nakaiba ka, ha? Pre, napadaan. Taga saan ka? Galas, Quezon City. Galas, Quezon City. Ikaw naman, partner? Paolo po. Paolo Atienza. Taga saan ka? Tika Dangwa, Manila. Dangwa, sa Dangwa. Maraming bulak-bulak. Ay, makapit pa yung si Dennis. Si Dennis, liliko ka lang na ganun. Tapos di ba may SM doon? Malapit na sa loon. Doon, yun ba? Magtanong mo lang. Abida. Hindi, sa tapat ng abida. Yung kanto ron. Yung okay. Mga ano, yung mga kwadra. So nanalo pa ba kayo ng ano? Ng ticket kay Dennis? Okay. Ito na pala, iabot mo na din. Dagdagan mo pa. Maganda ang hey. Seat na nakuha nila, oh. Ano yung seat? Mataas? Oo, oo, mataas 'yan. Medyo mataas 'yan, okay. Brad. O maganda 'yan. Okay, o general, oo. Oh. De pero ano, HD naman yung oh, magdala ka ng ano, dala ka seat belt kasi baka pag kakapalakpak mo malaglag ka doon, ha? Okay. Okay. Sige, baka gusto niyo bumati. Uy, mga sponsor niyo, may sponsor na ba kayo, pre? Papasalamat lang ako sa inyo. Talaga nag-gel ka pa, Brad. Okay, game. Ano? Papasalamat lang ako. Unang-unang kay God kasi binigyan ako ng chance. Na wow. Parang mani pa kayo ito. Parang mani pa kayo. Oh, sige, tapos. At the same time, sa mga PTV sports, wala ka eh. Si Meg lang tsaka si Dennis. Sir Dennis. Wala. Wala ka. Kami ang nagbigay ng ticket sa kanya. Kaya consistent. Tingnan mo na. Okay. Ha? Sino mo si Prince sa inyo? Wala na. Ikaw naman, pre. Bago ka palabas, mag-thank you ka na. At pinapalabas ka kasi nagagalit yung director namin. Thank dahil you po sa... Butas ka! Oh. PTV Sports. Tsaka yung binabati ko yung mga fanboys na kasama ko sa mga events. Kita-kits tayo bukas sa ano SMX. Tsaka sa World Trade. Tsaka sa mga... Parang may concert na. Susunod na ano car show. Sila ano. Pa, umihirit pa. O, sige, mabay. Tsaka pala sa PC Works. Kay Sir... Sir Mike, Michael Chua. Ah, pare, ba't kayo nanonood ng PTV Sports? Andun kay. Oh, babaan mo na yung... Sige, sige. Tatagdagan natin isa yan mamaya, ha? Yeah. Sige. Yeah, yung tagi-15 pesos. Okay, thank you, pre. Salamat sa inyo, tol. Thank you. O, kamayin nyo si Meg. Mag-beso-beso kayo kay Meg. Ganun yung binibeso-beso. Sige na, okay, maya kay Meg. Minsan binibigyan ko na kayo pagkakataon. Sige na. Okay, thank you, boys, ha? Thank you, ha? Salamat. Okay. Oh, huwag niyong benta yan, ha? Okay, mag-thank you na kayo. Sponsor Meg. Siyempre, maraming maraming salamat kay Mr. Amis sa mga amazing playground. Sir Diosel Dosi ng Ever Belena and Bob's and Jeans. Jay Lucera for Hookup Watches. California View, St. Luke's Medical Center, Dr. MJ Tarasing Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, and of course, My Jewelry Box. And my wife Winnie, love you. Prince Zian, Prince Zoe, kay Mami Bay, sa Ate Brenda, Ate Joy. May bago na kaming kasama. Kay Mami G, Daddy Dan. And belated happy birthday kay Matthew Iringan. Belated. Thank you. Okay. Sarap pagkain ng gabi. Ako naman, salamat po sa mga sponsors natin, Barako Bull Energy, at thank you rin sa Ever Belena, Mr. Giselle Ducey, Ma'am Gite C, Ms. Diri C, Mr. Siliman C, Mr. Johnson Martinez, Kuya Mike Lim, Wilbert Loa, Patrick Aquino, at syempre kay Mr. Rudy Yu, at kay you Benny the Chen, man. Ng Macbeth, at saka ng Hookup si Watches. Rudy Yu lang. Salamat din sa Amazing Playground, Mr. Amis Tumang, thank you sa masasuot natin, at kay Mr. Willie Velasquez, ito'y binahin. Amis Tumang. Ng Francis M. Clothing Company, FMCC, at thank you rin po sa Globe Telecom, Mr. Giselle de Guzman, and thank you sa Axel 360, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Diego Manapos, Arvin Rowat, Ryan Uy, at salamat sa Smart Communications, Mr. Patrick Gregorio, Epo Kimpo, at Mr. Ricky Vargas, at kay Doc MJ Torres ng Sen Skin Institute. Ako po niyo ni Coach Tobado. Meg Siozo. Habol, Sherwood Bringas ang DTC. Ako po si Dennis Principe. At ito po ang inyong... paboritong PTV Sports. Ang tabayanin po ang news break. Sa inyo po yan, makalipas lang ilang palaka.